college days ko noong nangyari yun. Sa UC pa ako nag-aaral ng nursing noon. At meron akong naging kaibigan na nakasabay ko lang sa jeep. Ang pangalan niya ay si Shane. Napaka-friendly niyang babae, kaya naging close kami. Nag-aaral naman siya sa UB. Lagi niya akong inaaya sa apartment nila sa Kitma na lagi ko naman tinatanggihan. Kasi baka mapagalitan ako sa bahay. Medyo strict kasi ang parents ko. Pero this time, pumayag na ako kasi naawa ko sa kanya. Kinulit niya ako na wala daw siyang kasama sa bahay at takot siyang mag-isa. Kaya sabi ko, sige na nga, bahala na. Nag-isip pa ako kung ano ang dadahilan ko sa bahay. Dinahilan ko na lang na may gagawin kaming project sa bahay ng classmate ko. Pagdating namin sa apartment nila, nakita ko na maayos at maganda yung apartment. Maliit lang pero fully furnished. Dalawa ang kwarto, may maliit na kusina at sala. Yung unang kwarto nakatabi ng sala, ang kwarto ng kaibigan ko. After namin mag-dinner, tumambay lang agad kami sa kwarto niya at nagkwentuhan. Sabi niya sa akin, may multo daw sa apartment nila. Bahagya akong natakot sa sinabi niya. Pagdating daw ng 11 PM, may naglalakad sa labas. Sabi ko naman, baka naman magnanakaw yun. Sabi niya, hindi daw, kasi gabi-gabi daw nangyayari yun sa parehas na oras at sinisilip daw niya pero wala namang tao. Na-curious naman ako at tumingin sa relo ko. Eksaktong 10:30 PM na. Hinintay ko talaga yung oras kasi curious ako sa kwento ng kaibigan ko. Pero pagdating ng 11 PM, wala pa rin kaming narinig. Sabi ko pa sa kanya, wala naman eh. Pero sabi niya, hintayin mo lang. Maya-maya ay biglang narinig na nga namin yung footsteps. Alam mo yung mabigat na sapatos? Gaya ng bota o kaya sapatos ng sundalo? Rinig na rinig mo talaga yung bawat apak. Natetempa akong sumilip sa bintana. Pero natatakot din ako, baka mamaya makita ko pa yung multo na nakatingin din sa akin. Tinanong ko ang kaibigan ko, sure ka ba hindi magnanakaw ito? Oo, sabi niya. Yung minuto, parang naging oras. Kabado at takot na kaming dalawa. Hindi napapagod sa paglalakad yung multo. Nasa labas lang siya ng terasa. Nasa second floor kasi yung apartment namin. Nang biglang, yung footsteps pumasok na sa loob ng bahay. Pero, wala naman kaming narinig na nagbukas ng pinto. Gawa kasi sa kahoy ang pagka-design ng bahay. Kaya rinig mo agad yung ingay. At isa pa, maliit lang yung apartment. Takot na takot na kami noon. Parang nagsisipa nga ako kung bakit ako pumayag na pumunta doon sa apartment nila. Pero tinibayan ko na lang ang loob ko. Total, kaibigan ko naman si Shane eh. Sana nga, multo na lang ito, hindi masamang tao. Kasi kung nagkataon, mas delikado. Sabi nga nila, mas matakot ka sa buhay kaysa sa multo. Gusto kong buksan yung pinto ng kwarto para silipin yung sala. Baka nga naman yung nanay niya na galing sa work bilang call center yung naririnig namin. Pero pinigilan ako ng kaibigan ko. Imposible si mama yan. 4 AM pa makakauwi yun dito, sabi niya. Naisip ko din, baka kapag sumilip ako, iba ang makita ko at magkaroon pa ako ng trauma. Sobrang kilabot at takot na ang nararamdaman naming dalawa. Hindi na kami nakatulog ng maayos ng gabing yun dahil sa sobrang takot. Lagot na, may klase pa man din kami kinabukasan. Mula nun, ayaw ko na bumalik sa apartment nila hanggang sa nabalitaan ko na lang na lumipat na sila ng ibang apartment. Yun lamang po, admin. Salamat. Naalala niyo ba yung Sitio Little Cubungan sa Pugis?
na halos ma-wipe out dahil sa bagyong Undoy? Naging saksi kami ng aking pamilya sa trahedyang naganap sa Sitio Little Kibungan. Dahil na-stranded kami noon sa aming karinderya sa Pugis. Gabi noon, pero di kami makatulog dahil sa sobrang lakas ng ulan at ng bagyo. At nagkakagulo na rin ang mga tanod mag-assist dahil may mga taong nagsi-evacuate na at pumunta sa evacuation center. Naglalaro kami noon ng aking munsong kapatid nung biglang may parang sumabog na tila ba pumutok na bulkan. At kalaunay, narinig namin na nagkakagulo na sa labas at nagdadatingan ang mga police mobile at ambulansya. Nung lumabas kami, nakita naming ragasa ang putik sa kalsada at narinig naming may malaking landslide na tumama sa Little Kibungan. Kinaumagahan, nakita ko ang ilang tanod at rescuers na may binababa sa truck. At nung silipin ko, nagulat ako at naiyak dahil mga bangkay pala ito ng tao at ilan sa mga ito ay mga bata. Nilagay nila pansamantala ang mga bangkay sa eskwelahan na katapat ng aming karinderya. Lumipas ang ilang linggo, parang naging ghost town na ang Pugis. Tahimik, pero minsan may maririnig kang umiiyak at kakahul na ang mga aso. Maririnig mo ito sa eskwelahan. Minsan, iisang iyak, minsan madami. Isang gabi, naisipan kong pumunta sa computer shop. Naglakad ako noon, iwas mata ako sa banda ng eskwelahan. Habang naglalakad ako, may nakita akong dalawang tao nakatayo sa may mismong entrance ng eskwelahan. Nung madaanan ko sila, tinawag ako ng lalaki. "Ading, may jeep ba sa ganitong oras?" sabi ng lalaki. "Ay, wala na manong, kasi 8 PM ang last trip. Pag-taxi na lang kayo or punta kayo sa Buyagan. Malapit lang naman, pwedeng lakarin," ang sabi ko. "Ay, sige, mag-taxi na lang kami," sabi naman nung babaeng kasama niya. Bigla akong naalala na bubiyahin na pala yung pinsan ko na taxi driver. Night shift kasi siya. At sinabi ko sa dalawa na may kilala akong taxi. Habang kinukontak ko yung pinsan ko, napatingin ako sa mga mukha nila. Malungkot ito at ang lalim ng tingin nila. At bigla akong nakaramdam ng lamig. Habang inaantay namin yung pinsan ko, nagtanong ako sa kanila. "Taga saan pala kayo manong?" tanong ko. "Taga Baguio kami," sabi niya. "Ah, so anong ginagawa niyo dito?" tanong ko ulit. "Andyan kami sa loob, sabay turo sa eskwelahan." "Ah, okay." Sabi ko naman na ang tanging inisip na lang, eh baka may meeting. Dumating ang aking pinsan at pinasakay ang dalawa. At ako naman, naglakad na papuntang computer shop. Naglalaro ako noon nung biglang tumawag yung pinsan ko na taxi driver. Takot na takot ang boses. "Tang ina mo, iba yung sinakay ko," sabi niya. "Ha? Paano iba?" nagtataka kong tanong. Tinatanong ko kasi kung saan ko sila sa Baguio ihahatid, pero di sila sumasagot. Nung nasa KM5 na kami, tatanungin ko sana ulit, pero pagtingin ko sa salamin, wala na sila. Takot na sabi ng pinsan ko. Sa sobrang pagkabigla ko, di na ako nakapagsalita. "Ang putik-putik pa sa loob ng sasakyan. Balik ako dyan, baka sabihin mo niloloko kita," sabi niya ulit. Ako naman umalis agad sa computer shop at naglakad na pauwi. Nung malapit na ako sa eskwelahan, halos di ako makagalaw sa takot. Dahil andun nakatayo at puro putik yung dalawang pinasakay ko sa taxi ng aking pinsan. Pinilit kong lakasan ang aking loob at tumakbo ako at nung nadaanan ko sila, nakatingin lang sila sa akin. Pagdating ko sa amin, kinuwento ko ito kila Papa. Sakto namang dumating yung pinsan ko at ganun din ang sinabi niya. Nakita daw niya yung dalawa sa mismong pwesto kung saan sila pinasakay. At pinapara ulit siya pero di niya ito hinintuan.
Tinignan namin yung backseat ng taxi ng pinsan ko at nakita nga namin putikan nga ang mga upuan at amoy patay pa na parang nasa lamayan. Dahil doon, pinabless niya ulit yung taxi niya at nag-alay kami ng dasal. At ito ang aking kwento, Mark Lucas. Hindi ko na po babanggitin kung anong school. Pero sa school na ito, dito ako nagtapos ng aking high school. Madaming masayang experience ang aking napagdaanan habang ako'y nag-aaral sa paaralan ito. Isa na nga sa mga nakakatakot na nangyari sa akin ay noong ako'y 4th year high school. Ako ay membro ng JCM Club, ang choir ng paaralan. Lagi kami kumakanta sa mga misa sa simbahan, pati na sa mga special events sa paaralan namin. Malapit na noon ang foundation day ng aming paaralan. Practice dito, practice doon. Iba-ibang club ang nagpa-practice para sa kanina nilang talent show. Kaming members ng JCM Club, inaayos namin ang magiging stage sa school grounds. Ready muna kami nagpa-practice. Natapos namin ito, gabi na. Pero imbis na umuwi, naisipan namin lahat na mag-last run ng practice. Pinakuha ng aming teacher yung keyboard at gitara. Binigay niya sa akin ang susi ng computer room. Sinamahan naman ako ng isa sa aming teacher. Habang naglalakad sa hall, ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig. At medyo natakot ako dahil nakapatay lahat ng ilaw sa hallway ng paaralan. Nung nasa pintuan na kami ng computer shop, binuksan ko ito. Dadalawa lang kami noon. Di ko alam kung bakit, pero malayo sa main door ang switch ng ilaw sa room. Kaya di na namin ito inabalang i-switch on. Ginamit na lamang namin ang mumunting ilaw sa aking cellphone. Nakuha ko na yung keyboard at yung gitara, at hinintay ko siya sa labas ng computer room. Nang marinig ko na may tumawag sa pangalan ko, "Mark! Mark!" sabi nito. Lumingin-lingon ako at sabi ko, "O bakit? Andito ako sa labas ng computer room. Hintayin na lang kita dito, sir," sabi ko. Nang bigla na lang, tumaas ang balahibo ko sa leeg at nakarinig ako ng tawa ng isang bata. Sa pagkataranta ko, tinawag ko ang aking teacher. "Sir, narinig mo ba yon?" sabi ko. Di sumasagot ang aking teacher. Tinawag ko ulit si sir na nakatayo lamang sa may bandang bintana. "Sir?" Hindi siya lumingon. Sobrang matatakot na ako noon, kaya sinabi ko na lang sa kanya, "Sir, mauna na lang po ako. Matagal ka pa ata," sabi ko. Nung pabalik na ako, sinalubong ako ng ibang members at kinuha ang mga dala ko. Sabi ng isa, "Ang tagal mo naman, ano bang ginawa mo doon?" "Hinihintay ko kasi si sir na ikukunin pa daw ata," sabi ko. Nagtaka silang lahat. At ang sabi ng isang teacher, wala naman daw akong kasamang pumunta sa computer room. Mag-isa lang daw ako. Natakot kami lahat at tinanong kung sino yung kasama ko na teacher. Sinabi ko ang pangalan nito, pero ang sabi nila, nauna na daw siyang umuwi kanina pa. Sa takot namin lahat, tinawagan namin ang aming teacher at pinuntahan sa kanyang bahay. At doon kami nagdasal. Bali-balita noon pa na maraming multo sa eskwelahan na yun. Pero doon ko lang napatunayan na totoo ang ilan sa mga ito. Nagsulat, Mark Lucas. Isa akong empleyado sa isang bar dito sa Baguio. Sa pinagtatrabahuan ko, ay isa lamang sa maraming bar sa building na yun. At maraming kwento ng mga kababalaghan akong naririnig doon mula sa mga nagtratrabaho din doon. Kibit-baligat lang ako dahil di ako masyadong naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Pero isang gabi, nabisi ang bar dahil maraming customers na umiinom. Nangyari ang hindi ko inaasahan. Naiihi ako noon at kailangan kong mag-CR. Kaya pumunta ako sa CR
na nakalocate siyempre sa pinakalikod at pinakamadilim na lugar ng bar. At nung nandun na ako, may nauna sa akin na iihidin. Nasa labas siya ng pintuan at nag-aantay yata na lumabas yung nauna sa kanya. May sinasabi si kuya sa akin, pero di ko marinig sa lakas ng tugtog ng bar. Tapos bigla na lang siyang umalis. Nagtaka lang ako kasi di pa naman siya nakaihi. Ano kaya yung sinasabi niya? Siguro yung sinasabi niya, eh mauna na ako umihi. Sinilip ko yung main CR kasi medyo naka-open yung door. At nakita ko ang isang lalaki nakatalikod at umihi. Napansin niya yata na nakatingin ako, kaya parang lilingon na siya. Humingi ako ng pasensya at nagantay ng mahinahon. Kaya lang, ang tagal niya. Nung sumilip ako sa maliit na simong ng pinto, walang nakatayo. Ako po, natumba na ata siya sa sobrang kalasingan. Kaya dali-dali akong pumasok habang sinasabing, "Sir, okay lang ba kayo?" But to my surprise, wala nang tao sa CR. Putya, nangilabot buong katawan ko at hindi makagalaw. At di malaman kung anong gagawin. Takot na takot ako. Nagusto kong sumigaw pero di ko magawa. Umurong yung ihi ko. Tatakbo na ba ako o pipilitin kong kumbinsihin ang sarili ko na mali ako? At kung maripas na ako ng takbo at napapamura na lang sa sobrang takot palabas ng bar. Yung puso ko parang malalaglag na sa takot. Ano ba yung nakita ako? Nung mahimasmasan ako, sabi ko sa sarili ko, baka naman naduling lang ako. Naisip ko yung lalaking naunang pumila sa akin sa CR. Pinuntahan ko siya para magtanong. Kuya, di ba may nakita kang lalaki sa CR nung iihi ka sana? Tanong ko. Wala, sagot niya. Putya, napamura ako sa loob-loob ko. Eh bakit di ka umihi, kuya? Ano yung sinasabi mo sa akin kanina? Tanong ko ulit. May naramdaman kasi akong pumasok doon na malamig na hangin. Kaya di na ako umihi. Yun yung sinasabi ko sa'yo, sagot niya. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig, na para akong iiyak sa takot. Isa lamang yan sa maraming kwento doon. Salamat, admin. Rainy afternoon to all. Share ko lang itong experience ko kasi every time na umuulan, naaalala ko yung nangyari sa akin noon. I was 14 years old that time, a high school student. 3 p.m. na, maaga kaming pinauwi ni teacher kasi meron daw palating na bagyo. Signal number 2 sa Benguet that time. On my way home, may nakipayo sa akin na babae. Rowena ang pangalan niya. At 16 years old daw siya. Nakalimutan daw niya ang payo niya kasi nagmamadali siya ng umaga. Tinanong ko siya kung saan ang bahay niya. At sabi niya, dyan lang sa malapit. Palakas na yung ulan kaya sabi ko, halika na ate. At nag-thank you naman siya sa akin. Nung naglalakad kami, hindi maiwasan na makipagkwentuhan sa kanya. Napansin kong nakatingin sa amin yung ibang estudyante yung nadadaanan namin sa kalsada. Pero di ko na lang masyadong pinansin. May napansin lang ako sa kanya. Parang galing sa ilalim ng lupa ang boses niya. At medyo mabaho siya. Pero hinayaan ko na lang din. Hanggang sa makaabot na kami sa may crossing at sabi, doon na lang daw siya sa may tindahan. Nag-wave ako sa kanya at sabi ko pa, sige ate, una na ako. At nag-smile lang siya sa akin. Pero nung medyo nakalayo na ako, sumulyap ako sa may tindahan. Pero wala na siya doon. Inisip ko na lang, baka pumasok na siya. After 3 days, nag-resume na ang classes kasi wala na yung bagyo. Exam na namin that time, kaya di pwedeng umabsent. Dumaan ako sa store kung saan andun yung tindera, nagwawalis sa labas.
At nung makita niya ako, sabi niya, "Anak, halika nga, may tatanungin ako." "Ano yun, tita?" "Sino yung kausap mo nung isang araw? Nagbabay ka pa pero wala naman akong nakita." Sobrang gulat ang naramdaman ko ng oras na yun. Hindi ko na siya nasagot at dumiretso na ako sa paaralan. Sa school naman, lumapit sa akin yung isang classmate ko. Sabi niya, nung isang araw daw may kasama akong babae na puro duguan at may tali ang mga paa. Sobrang natakot na ako noon at parang nahihila yung dila ko dahil hindi na ako makapagsalita dahil sa sobrang pagkabigla. Mula noon, lagi na akong nakakaramdam na parang may sumasabay sa akin. Nakikita ko na